Pinatawag ko kayong lahat kasi meron akong special announcement. Oy! Sabi ko na eh, December na, bonus! Yan! Bonus! Bonus! Ayoko na pala, i-cut mo na yan. Uy, hindi. Nagtatrabaho tayo. Hindi kasi ang hirap sa'yo, pre. Puro na lang ganun. Bonus, bonus, ganyan. I-announce ko yung... Hindi, wag pala muna yun. Wag pala muna yun. Wag muna yung isang announcement. Pero mas maganda tong announcement na to, pare, kasi meron tayong... Ah, Wagyu! Pinigyan na ng Wagyu sa amin. Sa pakakas! Yun, A5 Wagyu, makakakain. Actually, meron na ako dyan sa freezer. Hindi ko na papakain sa'yo, pare, kasi ganid ka, pare. Hirap sa'yo, lahat na lang para sa'yo eh. Para naman yun sa ibang tao, di ba? Ang special announcement ko, pare, ay meron tayong special na bisita, pare. Special? Special, pare. Please welcome Abby Marquez and Juju Mau. Ako rin, ako rin. Yes. Pinapanood ko yan. Hi, guys. Hi, guys. Magagalit ako. Magagalit ako. Pigilan mo ako. Hirap sa'yo, ha? Hirap sa'yo. Puro ka ganyan, eh. Puro ka ganyan. Hirap lang nila. Arbor mo ba ito? Arbor mo na? Arbor mo na? Oh, sige, arbor mo na. Hindi niya alam yung arbor, pero sige, arbor ganyan. Pinapahiya mo ako masyado sa mga bisita natin, pare. Mga niluluto naman natin dito. Okay naman, masarap. Pero syempre, mas masarap sila magluto at palagay ko matitikman natin ngayon yun, di ba? Since nandito sila ngayon, ano ba ang gagawin natin, syempre? Hindi, magtanggal ng sapatos. Oo, di ba? Pero bukod sa magtanggal ng sapatos, magluluto tayo. Ano ba bang ginagawa namin? Nagmamay heart went off? Hindi, nagluluto kami, pare. And ako, personally, may bisita tayo. Paglulutuan natin sila ng... Ako lang pala magluluto ko kasi kumakain ka lang. Paglulutuan ko sila ng siguro celebratory dishes, pare. Yeah. Gagawin ko sila ng dalawang pancit dishes and siyempre mas pasasarapin natin yan gamit ang asa na ba yun? Eto, Knorr chicken powder at Knorr liquid seasoning, pare. Grabe. Sarap. That's truly yours. Linya mo. Ikaw na, linya mo na. At syempre, dahil nandito na rin naman tayo, hindi natin papalampasin yan. At baka di na maulit to, kaya sulitin na natin. Tama, diba? Ready? Oy, linya mo naman. Ready. Oo nga, tama to, boss. Para makakain na rin kami ng masa. Oy, hindi ka kinakausap pa. Hindi ka kinakausap kami. Ay. Nag-uusap dito, tsaka mga inaanak ko, diba? Sorry. So yun nga, magluluto tayo ng dalawang, ako personally, dalawang celebratory and party dishes. Ano bang gagawin? Simulan na natin yun, pare. Let's go! Ang una kong lulutuin ay, alam ko, ano na to eh, medyo popular na to eh, ginagawa na to sa, I'm sure sa platform nyo, marami na rin gumagawa nito. Yung gumagawa nito, ang lulutuin natin ay flying noodles, pare. Ayun, lumihilipan. Anyway, bago natin lutuin yung flying noodles, eh, meron lang akong gustong i-share na secret sa inyo na sinare ko na rin naman sa mga inaanak ko. Secret, hindi na secret. Sa restaurant, ito nabanggit ko na to. Sa restaurant, meron gumagawa tayo ng mga sarili natin production sauces. Diba? Para mabilis yung luto natin. And gagawa tayo nito kasi ito yung para sa akin pinakamabilis na paraan para gumawa ng pancit. At etong bagay na gagawin natin, hindi ito masisira. Pwede lang i-stack yan dyan. Gusto nyo i-rep, bahala kayo. Pero pwede rin ng mga room temp lang. So, gagawa nga tayo ng general pancit sauce sa pwede nyo gamitin sa kahit anong pancit na gusto nyo gawin, pare. Napakadali na. Magandang hack to para dun sa mga taong araw-araw nagluluto. Minsan kasi ang pancit merong barrier to entry yan eh. Landa yung gagawin sa pancit. Pero eto. Landa yung gagawin sa pancit. Pangit. Huwag! Kapupunta sa baryo namin, ha? Dito sa kabilang street. Mapangit daw ako! Anyway, oh, ayan na, lumabas ako. Lagot. Lagot. Pinakapagi kong anak. Oh! Ano naman to? Anyway, bago pa matuloy ang masirang pamilya namin, gawin na natin yung pancit sauce, pare. Ito, napakadali lang nito. Siyempre, magsisimula yun sa Knorr liquid seasoning at Knorr chicken powder. Baka pwede niyong pakilagay dito sa ating kawali. Hop! Tama na yan. Okay na. Ano to, ah? Yung sukat nito, kayo na mag-determine yan. Nasa panlasa nyo naman yan. Ito, maala to kasi concentrated to. I-dilute pa naman natin ito mamaya, di ba? Knorr chicken powder. Hop! Okay na yan. Sige. Yan, lagay mo lang yan dyan. Tapos, syempre, baka di nyo alam, meron ito. Knorr oyster sauce, pare. Bago yan? Oo, lagay natin yan dyan. Yung asukal na naman natin dito, pre, two-tone na naman. Pakita mo. Texture. Oo. Brown sugar. Lagay natin yan. Kung gusto nyo lang naman ng ano, ng medyo manamis-tapis na pancit, di ba? Kasi kami, pag nagpapansit kami, matamis. Actually, ano ko yan eh, sa nanay ko yan eh. Pag nagpapansit siya dati, medyo matamis. And na-carry over ko lang sa pagtanda ko. Last ay, optional,
garlic powder. Kasi pagpapansin ako, ayoko na mag-gisa-gisa ng bawang. Yung palang secret. Yes, oo. Tapos sindihan lang natin yan. Yan. Tapos, basically, tutunawin na natin asukal. Tapos okay na yan, pare. Ayun, madali lang. Madali lang. Basic na basic lang. Parang shortcut, pero masarap na shortcut. Tama, tama, tama. Hindi pa natin natitikman. Eh, masarap yan. For sure, masarap yan. Wala ka dyan. Eh, kasi parang nakakonfuse ako ni Ian, eh. Parang naniniwala na ako, eh. Gusto ko lang sabihin sa inyo, si Ian, nasa payroll talaga yan. Secondary lang sa job description niya yung pagiging videographer. Basher talaga yan. Ah. In-house basher. Lahat sila, actually. Online troll. Hindi online. Real life pare, IRL. Yan ang physical. Yan yung pampatibay ko kasi. Hindi mo ako napapayaro ng 6 digits eh. 6 digits. Kapal na tayo, makat mo na nga yan. Baka magmahal pa. Kapag naluto na siya, eto na siya, medyo mas malapit na siya kasi natunaw nga yung asukal natin. Oo. So okay na to pare, okay na yan. Iwan na natin yan. Anyway, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang Knorr Liquid Seasoning, bukod dito sa ginagamit namin na 3.8 liters, meron din silang ganyan. Yung 2 liters, tapos yung chicken powder natin na malaki, I think this is 1 kilo. Ano to? Klaseng noodles. Ito yung egg noodles, yung mami noodles. So pag inamoy nyo, medyo may panghinang konti. Parang fermented na. Parang ano ni Jury ah. Parang pamunas mo ng lens, pare. Inside joke. PM me for the exclusive footage. Anyway, ang una natin gagawin aalisin lang natin yung konting panghi niya. Okay. Kasi medyo strong yung amoy niya. So, bablunch lang natin yan sa tubig and nothing else. Mas kailangan lamisa kasi nagka-clump siya ng ganyan. Kakalas-kalasin lang natin. Basta makita mo siyang magmukha ng noodles. Alam mo yun, magmukha na siyang, ayan, yun, magmukha na siyang ganyan. Okay na yan, kasi luto na naman yan. Yeah. Luto na yan, oh. So lang natin. Soft rin naman siya. Oo. Oh, oh. Bubuhaghagin. Bubuhaghagin, tama yun. Tama alam mo yun? Oo, oh, yung... Ano? Kailan natin dito kasi baka hindi lahat gamitin natin. Puha lang ako ng spider. Takot ka ba sa gagamba? Spider? Hindi ba kayo sinabihan na pag nandito kayo sa kusina ko, tatawa kayo sa joke? Oh, siyempre. Pasado ka namin. Yan. Hindi ano. Hindi kami katulad ni Ian. Yan! Ganon. Suportado ka namin. Ian, huwag ka mag-alala. Hindi ako sa'yo. Team Ian! Wala. Sige, doon ka na. Matampuhin ako. 34 na ako eh. For one serving for me. Madami yan ah. Madami yan. One serving for me nga eh. Okay, okay. Tapos check nyo kung mahaba ba siya. Mahaba. Okay, mahaba. Pwede na to. Kuha lang tayo ng chopstick dito. Nagaling sa takeout na di namin alam kung ano. Dito ngayon lalabas yung pagka two person niya. So ang kailangan mong gawin is ipiprito mo siya ng nakaganon at titiga siya sa prito. Diba? Kaya meron tayong mantika ng mainit dito. Ano yung ano ideal temp ng mantika? Kapag ano? Mali ka nang tinatanong pre. Mali ka nang tinatanong, hindi tayo nagaganyan dito. basta mainit siya. Huwag naman yung init na pag, kasi basa pa rin to eh. So kapag sobrang init, kapag binuhusan nyo, baka tumalsik sa mukha nyo. Masakit yun, pare, mantika yan. Ayaw natin nun. We do not like that, pare. Mainit na mantika, make sure yung ladle nyo hindi natutunaw tulad ng ginagawa ko minsan. Try na natin to. So may ka-holding hands pa habang ano. Talagang two-person job eh. Two-person job siya. Ayun. Yan, ganyan dapat. Yan, make sure lang na nadadaanan lahat. Etong technique na to, hindi na to bago ah. So kung nakita nyo na to sa iba, good job, di ba? Congrats. Palagi ko hindi matatapos to ng hindi, na walang nasasaktan. Purple na yung daliri nyo. Tiyo, pa-zoom in nga. Okay, may lamalambot dito sa side na to. So patitigasin natin yung side na yan. Anong benefit itong ginagawa natin? Wala alam, maangas lang. Aesthetic. Cool. Aesthetic. Tayo mga bitawan. Lupet. Luminipad! Ang galang! Ano ba? Structural integrity. Structural integrity pa. Tama, di ba, pare? Stable. Ngayon, pwede nating ilagay sa plato to. So ngayon, binabutterfly na namin yung... Hindi namin. Sila lang. Ah. Oh, yun. So, binabutterfly na nila yung hipon. Malalaki na yung mga yan. Kaya nila yan. Okay, naniniwala ako sa kanila. Ganito ba? Oo, oh, tama yan. Okay lang. Okay. Sinong gumawa nito? Ah, hindi ako! Hindi ako! Hindi kasi napuro lang yung kuchilyo. Ah. Kaya nita ganyan.
Hindi, okay, maganda. Tulungan ko rin kayo mamaya. Kaso parang sasakit likod ko mamaya eh. Okay, dito lang. Salamat ha. Alam mo si yan si Abby, tsaka si Jojo. Mabagal din talaga magluto in real life yan, parang ako. Nang laglag. Dati-dati na nagagano kami mabilis na edit, yung tak-tak-tak-tak-tak-tak. Tapos nakita akong maghiwa na normal. Sabi sa akin, hala, edited lang pala yun. Aba, siyempre! Siyempre, edited yun! Pare-parehas tayong tao dito. Maraming salamat sa aking mga napakatitinding kitchen assistants. Thank you sa inyo. Thank you po. Lagay lang natin yan dito sa isang bowl. Tapos eto ano to ah. Eto yung medyo kakaibang klaseng pansit to. Hindi to like pansit, maraming gulay, ganyan. Pero noodles pa rin siya, nandales. Para sa sarap na swak sa lahat pare, North Liquid Seasoning. Lagyan lang natin konti yan. Ito na yung pinaka-marinade niya. Yes. Pero kasi kapag gamit mo Nor Liquid Seasoning, kapit agad yan, pre. Pinapainit lang natin yung mantika natin dito kasi i-deep fry natin yung hipo natin, pre. Tapos dito sa kabila, dito natin bubuin yung sauce natin. Tubig lang dito. Ang galing mag-uusan tubig. Galing. Okay, no? Okay. Tapos yung ano natin, yung pansit sauce natin, di ba? Yan. So, anong ratio nito? Wala lang. Hanggang makuha mo yung lasang gusto mo. Garon dito sa channel na to. Basta makuha niya lang yung alat na gusto niyo. Basta pagkula sa alat, lagyan niyo nung pansit sauce natin, di ba? I mean, bago kumulo, palaputin na agad natin yan. Tapos, medyo mairit-init na yung mantika natin, pati ulo ko. Pwede nating ilagay ito dito. Mupotok. As in, mabilisan talaga yan. Gusto lang natin magkaroon ng kulay ng ganyan. Yan na yung sauce. Shiny. Glistening. Kumikinang-kinang, no? Okay naman. Grabe. Okay naman. Oh! Nagulat siya! Okay na to. Assemble na natin to, par. Ayun. Simplihan lang to. Ayoko kasing masyadong masabawan yung crispy natin, crispy noodles natin. Pero gusto natin ma-rehydrate siya ng konti. Konti lang. Pagkakainin na. Oo. Yan, pare. Ang ganda. Grabe. Masterpiece. Simplihan lang. Actually, di ako ganyan magluto pag walang bisita. Oo. Hindi ka lang nag-evolve eh. Ang ganda, oh. Yan. Pwede yung lagyan na sesame oil yan, pero nasa sa inyo na yan. Pero pare, eto na ang ating flying noodles. Siyempre, mas pinasarap gamit ang Nor Liquid Seasoning at Nor Chicken Powder. Pa bang gagawin natin, pare? Tikman na natin yan. Pero Jerome, slow mo ka muna. Konti lang. Lalayo ka. Try natin. Ayan, di mo dapat. Meron pa. Oy! Par! Ang sarap! Ganon. Kayo naman. Okay. Ano sa inyo? Par. The perfect bite. Amoy muna. Natalikod. Mababadripin mo ka, tapos natalikod. Natalikod, tapos manadya ka dyan ng kahit ano. Hindi ka! Parang hindi nasarapan din! Parang hindi nasarapan! Teka lang! Si Abby po, di! Tampo agad! Ikaw naman, yung perfect bite ha. Par! Ay mo, par! Bar! Ano sa... The perfect bite. Yan. Amoy muna! Subo na. Mas madiin yun. Medyo patagilid yun. Kamusta naman? Okay. Again, sarap. Okay naman. Sarap. Okay naman. Pero simple lang, di ba? Sobrang solid ng mga ingredients na ginamit natin. Nor liquid seasoning, nor chicken powder, nor oyster sauce. And simpleng hipon lang. Napakadali, napakabilis para kahit sino may impress yan. Lalo na, lumuluto yung noodles. Ano yan, may momo? Hindi, magaling lang talaga ako. Yung sasabihin mo. Pero mukha naman nasarapan, di ba? Wag yung tiran yung mga yan. Hindi, wag yung tiran. Sige, kumain muna kayo. Mag-prep na tayo. Meron pa kasi tayong pangalawang noodle dish, pare. At yun ay lumpiang sotanghon, pare. Simulan na natin yun.
So ang next ka natin lulutuin tulad sa sinabi ko kanina ay dahil nandito si Miss Abby Marquez, the lumpia queen pare. Gagawa tayo. Anday ko na kasi nakitang bagay na nilagay mo sa lumpia form. Alam ko may ginawa kang cheeseburger. Yes. May ginawa ka sinigang. Sinigang. Sinigang, di ba? And kung ano-ano pa. And siguro basic na kung gagawa tayo ng lumpiang pancit. Basic. Sige, dahil magaling ka, ikaw magbabalot mamaya. Okay. Yes. So meron tayo dito sotahon. Initially, dapat ang gagamitin namin ay bihon, pero I think mas magandang gamitin yung sotahon kasi yung vermicelli na binabalot sa yung Vietnamese spring rolls. Yep. Vermicelli yun eh. So I think ito na gamitin natin, di ba? Mm-hmm. Ilagay yan dyan. So, isa pa tayo wok dito. Siyempre, ano pa ba ang katambal niyan? Gulay pare. Pero may protein na rin tayo. Pwede bang kayong dalawa, oh? Sabi ni sabi ni mukhang may papahimay. May chicken breast tayo dito na ipapahimay ko sa kanila. Sige na. Wok natin, pinapainit na natin. Lagyan natin ng mantika yan. And ang aking oil of choice ay chicken oil, pare. Pwede rin namang normal oil. Wala namang problema doon. Anong natin yan dyan? Chicken oil, syempre. Ninong Ryan, eh. Syempre. Gulay, pare. Repolyo, leeks, white and green part, tsaka carrots. Lagyan na natin yan dyan. Yan. At panahon na para buksan ang exhaust at bintana. Yan. Lagyan natin yung kombinasyon natin ng nor liquid seasoning, nor chicken powder, brown sugar, nor oyster sauce, saka garlic granules. Uy, ganda oh. Okay na rin yan. Ilagay mo na dito yan. Yan. Tapos lagyan na natin itong ating pancit sauce. Saluhin na natin. Easier to add than to remove. Tama. Ang mga salitang binitawan, hindi na mababawi yan. Actually, tapos na to. Ito na yun, par. Yan ang mismo yun. Nagdaldalan lang, tapos na tayo, di ba? Parang Japchae style niya. Kasi nung una ko natutunan gumawa. Sabi ko, look, ganun lang. Mm-hmm. Parang salad na itutos mo. Kasi nung una, naniniwala ako na ang pancit, kailangan masarap yung stock mo kasi yun yung higupin ng pancit. Uh-huh. Pero pwede rin naman parang hindi ganun ka-heavy yung lasa, di ba? Tulad nito. Parang dressing lang siya, di ba? Ngayon, so habang naghihimay sila dyan, eto palamigin lang natin ng konti para lang mas madaling ibalot. So, ikat muna. Yan. Medyo pinalamig ko na siya ng konti. So, medyo nilalamuta ko siya. Para mas maganda lang ibalot. Pero wait lang. Ayun! So, yan ay medyo tuyo naman na. Oo. Sige, i-double na rin natin. Yeah, oy, i-double. Hindi ko naisip yun. I-double. Double wrap. So, ganyan. Okay, itna. Oh, ito ah, makinig kayo mga bata ah. Expert nagtuturo sa atin. Pag magbabalot kayo, ngayon double wrap kasi medyo basa-basa siya. Mm-hmm. So, fold once, fold to the right, fold to the left. Mm-hmm. Natutunan ko to sa ano eh, yung mga nagbabalot ng torrents. Ayan. And meron kami ditong ginawang mixture. Ano lang to? Tubig, flour, cornstarch. In my experience, mas madikit to. Hoy, makinig ka, huwag akong makakain. And then, gorgeous. Yun! Gorgeous. Ulitin pa nga natin yun, mga 8 times. So, kung matutunan? Hindi, ikaw muna. Jury. Ikaw gumawa. Sige. Pulo muna, yes. Pagka masyadong tight, baka bumulwak. Oh. Yan, right? And then the left. Mm-hmm. And then, at this point, pwede ka na mag-brush. Para dire-diretso na. Medyo maluwag yan, pre. Okay. Sort of gorgeous. Okay, gorgeous. Saktong gorgeous. Okay na yan. Okay na yan. It's my turn, pare. Tapos yan. Alright. Medyo marami to, ha? Challenge to. Kaya mo yan. Kaya ko to, sabi nga ng nanay ko. Isa pang turn bago i-fold right and left. So I think okay naman patingin, siya. Patingin. Lugi nito. Oh, ay! Sak! Ay! Hindi ganito kasi yan. Kaya may sobra yun. Ipupunitin mo yan. Ano pala to? Paper mache yan. Wala na! Di ba? Okay na. Ang piling ko, very forgiving naman yung mga ganyan. Yeah, very forgiving naman siya. Magiging ano, crispy pancit. Oo, tama. So, magbalot lang kami ng konti dito tapos prito na natin. Isa pa, mas malakas. Oy! Bakit? Di ba content mo to? Oo. Bakit sila yung nagtatrabaho para sa'yo? Hindi, kasi nagpresenta sila. Di ba? Yes. Tapos. Nagpresenta sila. Parang tinatakot mo. Hindi, tsaka nag-a-appear kami. Parang may naramdaman ako dito sa tagiliran ko eh. Wala. Yes, guys, malapit na tayo. Konti na lang. Malapit na tayo matapos. Baka lang ko Armando eh. Benta kay Alvin, di ba? Eh, kung nagbabalot ako, hindi ko na-joke yun, di ba? Apir, nangawit ako.
Alangan sa isasalang nyo. Salang nyo agad marami. Sabay-sabay. Oh. Kasi babagsak para mag-drop yung tempo. Oh. Pakiabot naman dito. Ilaglag natin sabay-sabay. 3. Napasok na. Napasok na. Ulo, ulo. Malayo. It's far from the intestines. Malayo sa bituka yan. Tapos, hiwa-hiwalay lang natin ng konti para lang hindi sila magkadikit-dikit. Tapos, eto ah. Silip ka dito, Ian. Walang apoy yan, pre. Kasi medyo napainit nga yung mantika natin. Once makita natin, nagbago na yung bula-bula niya. Sige, guess the temp. Ay! 170. Sa akin, 155. Pwede bang F? Oo, oh, pwede. 155. C kami, ah. C. 155, C. Ikaw. 320. 320 F ka. 170 ako, ah. Oh, umaangat. Oh, Naku, mukhang 150 to. Oh! Ang galing, pare! Ang galing. Ang galing, ha? Ang galing, ha? Pakita nyo, baka di nariniwala. Oh. Paki-convert, paki-convert. Oh, convert natin. Sana. Oh! Yeah! Sabi tayo. Hindi, ano yun? Gagagrupo, gagagrupo tayo, nilaglag niyo ako. Ganda na, oh. Pasok na ba sa ito? Pasok na yan. Pasok na, pasok. Okay, that is inserted. Ang kinis. Maano ka dito, medyo maano kayo, kasi isipin mo, lumpian toge. Oh, maano ka, maano nga, maano ka. Matutrow off. Oh, matutrow off ka dito. Kasi kala mo lumpian to, kapag mo pansin, mali atay sinando ko. Palamigin natin, tapos plating na natin. Ooh! Malutong pa sa piniritong lumpia. Nasasabi ko, tuloy mo, tuloy. Hindi, okay na, okay na, Mar. Okay na, cut yun, cut yun. Okay na, pas. Parang may hinuhuli siya eh, oh. May balak siyang hindi isama eh, oh. Oy. Wala, sik, isa na nga lang binalak. Ay, hindi. Ito yung star ng Christmas tree natin, bro. Sauce. Ito, suggestion nila to. Ang sauce daw is yung pancit sauce natin na pinalapot lang, di ba? Same flavor profile. Oo. At ito na, pare. Ang ating pancit lumpia na napakaganda. Marami salamat sa inputs nyo. Eh, marami salamat sa effort mo. Sa akin na pumunta yung credit niya. At ano pa bang gagawin natin? Tikman natin na, pero bago yan, Jerome, slow mo ko muna konti lang. Ay, sorry. Pwede? Quality, man. Quality. Ito ba? Aminin ko. Lahat ng tao nandito, pati sa dalawa aso sa labas. Nung sinadjust namin itong recipe na to, hindi naman ako nag-expect ng magandang result talaga dito. Parang pansit lang siya na may lumpia. Pero okay ito. It works, ha? It works. Okay ito. Sorry, I think nagdadala talaka yung sauce din. Hindi rin ako. Nakahelp siya eh. Oo nga eh. Naano siya? Na-lubricate. Na-lubricate. Tama. Hindi ako, hindi yan yung nasa isip kong sauce. Kasi flavor yung nasa isip ko. Sabi ko dapat may asim ng konti. Pero eto gawin nyo. Mas maganda siya. Mas madali siyang kainin. And nakuha yung gusto natin, yung hindi nagtatali-tali yung pansit. Siyempre, oh, nakuha siya ng isang malinis na kagat. Diba? Malinis yung lasa. Mm-mm. Very light. So kaya mong ubusin yung isang ganito. Maganda, alam mo maganda to, pambenta. Maganda nga pambenta to. Mura lang din naman yung So tangon, diba? Siyempre, si Rel naman magluluto. So parang panahon na para maalip mo, ang gaganti kayo, ah. Cut na. Magluto na tayo. Hindi, magluluto na pala ako. Mukhang ako yung magluto para sa kanila. It's payback time! So ngayon, Miss Abby, it's your time to shine. Take the floor. Utusan mo na ako. Okay. Time to get revenge. So ang lulutuin naman natin ngayon ay Lempo Lettuce Wraps. Uy. Para ma-highlight natin kung ano pa ba yung ibang applications nito ni Knorr Liquid Seasoning. Yan! Para sa sarap na flavorful. Yung sarap na flavorful. Ayan, so diba? Ninong, get to work. You're not paid here to just stand. Okay. Yeah. So, ang kailangan natin ay 1.5 kilos ng Lempo. Okay. At dahil gusto natin mas mabilis pa yung proseso, tatanggalin na natin yung balat. Yung balat, kasi okay. Kasi matagal yung palambutin. Tama, tama. Ayan. And then, habang tinatanggal niyo yung balat, ako'y maggagayat na rin ng bawang. Okay. Bawang ka na. And actually, may nakachop na tayong bawang dyan. O, sige na lang. Galing? Ayun o, yun nandiyan sa mataas na. Ano yung pinaprocess nyo? Gagawa na ako nung marinade. At yung marinade natin, sobrang simple lang. Kasi with Knorr Liquid Seasoning, marami ng pack na lasa dito. So, tatlong ingredients na lang actually yung kailangan natin na idagdag. Garlic, pepper, at oil. Pero ito na yun. Yun lang? Oo. Yun lang? Oo, tapos tigyan mo mamaya, tigyan mo ang sarap. Masarap? Oo, kapit na kapit! Kapit na kapit! Oo! Ito ang gagamitin natin, Knorr Liquid Seasoning. Gano'ng kalaki yan? Yan ba yung 3.8 liters? 3.8 liters. Yun. So maganda to lalo pagka, kunyari,
may handaan kayo, tapos kailangan yung maraming iihaw na liyempo. Tama. Actually, maarte lang kami today. Eh. Mm-hmm. Di mo naman kailangan iletos, wrap, at lagyan ng kung ano-ano to. Oh, liyempo lang labanan, no? Oo, liyempo pa lang, ulam. Actually, yun na rin. Yun talaga siya. Liyempo, ulam. Oo. Okay, so gagawa na ako ng marinade. Half a cup. Sa mga inaanak ko hindi sanay sa sukat, pasalamat tayo nga kasi may sukat na rin ibibigay yung mga guests natin. Half a cup, 30 ng chocolate. Mukha pang half a cup yan. Oo, oh, half a cup yan. Sorry, ganun talaga kami magluto eh. Kasi, ganun! Alam mo, minsan mahirap makuha yung perfect na timpla ng... Kasi kunyari sinunod mo yung sukat, tapos hindi masarap, ano, iyak na lang. Hindi, ayusin mo, diba? Yes. So, bawang. Tinansya lang din. Pero gano'ng karami? Alam ko nga, nakalagay sa recipe 3 tablespoons. Pero sabi ko, parang sarap ng bawang today. So, tama. Ginawa kong mga ganon. Grabe, ang galing ko magtanggal ng balat. Hindi kasi ako pinalaking magsisinuan eh. Yan. Nalamutakin ko na. Sige. Ito, naka-gloves na. Yes. Yan lang yon guys. Ganon lang kadali. Tsaka ano, hindi na to kailangang ibabad ng matagal kasi ang Knorr liquid seasoning, kapit na kapit talaga lasa yes. Niyan, pare. Diba? 20 minutes lang to versus others na kailangan overnight or mga 2 hours. Yes. So, 20 minutes lang. Laban na. So ngayon, ano to, rep muna natin to. Marinate yes. natin. Okay. Rep muna natin to, tapos gagawin na siguro namin, or ako, yung iba. 20 minutes ang makalipas at eto na, pare. Wala naman nagbago sa kanya physically kasi 20 minutes lang naman. Pero porsyon, kapit na kapit ang lasa yan. Ang bango. Yes. Diba? So, mainit na rin yung grill namin at naatasan ako mag-ihaw. Parang sir. Hindi. Gustong-gusto nga. Nag-e-enjoy nga akong mag-ihaw. So, mag-iihaw na ako dito. Simple lang naman yan. Halos din na yung papakita. And habang nag-iihaw ako, si Miss Abby, may mga gagawin iba. Ito kailangan nyo panoorin kasi kakaibang technique yan. So, tayo ay gagawa naman ng ibang elements dun sa lettuce wrap. So, meron na tayong savory, sweet, meaty. Ngayon gusto ko ng element of crunch. So, gagawa tayo ng crispy... Sorry? Crispy fried peanuts and delish na caramelized din. Kailangan natin dyan ay... Knorr liquid seasoning pa rin siya. Yes. Ay, diba? Alam mong maganda dyan, kung ano yung pinang-marinade natin, medyo similar na siya dun sa lasa ng ipang-glaze. Kasi kumbaga pang boost lang to nung lasa. Tama. Okay, so Knorr liquid seasoning. Glug. Onti lang. Then black pepper. Paminta, okay. Oil. Yan, okay, ito na yung basting natin. Oh, basting natin to. So ito, ipapahid natin siya kapag mga 70% cook na yung liyempo. Wala pa, mga 35 pa lang to eh. Ngayon, mainit na yung kawali. Magpiprito na tayo. Sayang yung produkto to eh. Ika, ino mo. Eman. Halu-haluin lang para ma-make sure na lahat sila evenly maluluto. Iyaho na natin siya. Ay, hindi ko alam. Ako intern lang ako. Oy! Kapag ako nag-iihaw, kahit ano, liyempo or chicken, every time na after siya hanguin, i-enclose ko siya sa aluminum foil para talagang makapag-rest eh. Kung tayo, hindi tayo nakapag-rest. Hindi tayo masarap. Tama! Magpiprito naman ako ngayon ng delish, man. So, Miss Abby, pwede bang gumamit ng ibang isda dyan? Kunyari, ano, naisip ko lang, no, chinap na danggit. Pero dried pa rin. Oo. Yes. Pwede pa rin naman. Kasi, almost similar yung flavor profile niya na umami. Mm. And magiging crispy din naman siya. Tama. Pero, ginagamit ko kasi dilis. At ginagamit din to usually sa mga banchan or side dishes sa Korea. Kasi, maliliit na yung pieces. Mas madali na siyang kainin. Kasi, mamaya makikita nyo. Sobrang ganda. Pwede na. Coconut sugar, pwede rin brown sugar. Ayun o. Lasang panot siya. So, in it goes. Alam mo, hindi ako sanay gumamit niya ng coconut sugar. Masarap siya sa kape. Sa mga ganun-ganun ko lang siya ginagamit. Tumadaldal lang ako dito para mukhang hindi ako natataranta sa mga nangyayari. Okay pa yan. Ngayon naman, lalagyan natin siya ng pang-pa-savory rin para naglalaban yung sweetness or liquid seasoning. Uy! Nasaan yun? Para mag-reduce pa. Ang bango ah. Pagpapalo ng Knorr liquid seasoning, talagang sumipa rin yung bango. So ako, papatay-patay ako ng apoy dito kasi gusto kong makontrol yung temperature kasi ayoko masunog yung asukal. Tama. Then, babalik na natin yung mani tsaka yung dilis. Okay. Yan. Very fast. So stir lang natin to dun sa may sugar. So actually, liyempo lettuce wrap, inspired rin to sa Korean samgyup kasi gustong-gusto ko yung combination ng may crunchy, may sweet, may umami, may savory, may freshness from lettuce. Tama. Malutong pa sa ano?
Tulad ng ano. Tulad ka na naman yung sarili mo, Juju. Grabe, ang galing ko. So ngayon, pinapahiwa sa akin ni Abby to. Okay lang ba yung kanyang hiwa? Yes. Okay, pakita mo to. Kung gano'ng ka-juicy. Tignan mo nga. Kala mo tatlong linggo binabad? Ang sarap. Yeah, ang sarap talaga. Kapit na kapit talaga yung lasa niya. Baklasa. Habang hinihiwa ko to, pwede na mag-assemble. Pwede na mag-assemble si okay. Si Miss Abby dito. Mag-assemble na tayo. And yung lettuce wraps, usually lettuce lang talaga na may feel na ganun. Pero gusto ko mas madali para i-serve sa maraming tao itong dish na to. So, I'll give them the convenience of eating it na wrap na. Actually, maganda rin itong pang ano eh, meal prep, pang lunchbox, ganun. Yeah. Bigyan mo ako mga 2 to 3. Kanino to? Sa akin ba? Sa'yo? Sige, dalawa lang. Oh my God. Damo. Diba, parang ka nagsasamgyup, pero... Tama. Isang ano, isang kagat na, oo, tama. Isang kagata na lang. Tama. Ilalagay nyo na lang. Oo. Tapos, ang ginagawa ko, medyo tinutubigan ko siya para hindi na natin kailangan gumawa ng sauce. Pero kasi thick nyo, siya? Oo, thick siya. Pero pag tinubigan nyo, parang siya na yung nagiging sauce, tapos nasa loob na siya, mas malinis kainin. Yun. Unahin natin yung right and the left, and then tsaka tayo mag-fold vertically. Wrapper, yeah. Uy! Beautiful. Ay, sorry. Gulat ako, baby. Kaya na siya. So, gagawa tayo ng maraming ganito. Then mamaya, pagpipiesta natin. Yeah! Ako, kaya baka naman piesta dun eh. So, ang next dish natin ay crispy calamares. Wala ba akong malilin lang dito? Wala ba akong malilin? Wala ba? Sayang. Ay, teka lang. Tatanong. Teka, may... Kamusta ka dyan? Magkano po isa? Isa, dalawa. Ikaw muna, pre, ha? For our last dish. For our last dish, gagawa tayo ng cheesy crispy calamares. Uy! Siyempre, gamit ang Nordic with seasoning. Uy! Para sa sarap na flavorful. Uy, sarap, pare. Na-inspire kasi ako sa dish na to dahil dun sa, alam mo yung cheese sticks. Cheese sticks? Na binibenta sa mga kanto, ganun. Tapos sineserve siya along with yung banana ketchup yes. na sauce. Uh-uh. So parang ganun yung take ko dito, kaso gamit ng calamares. Ay, gusto ko yan. So para. Ibang klaseng handa na pwedeng ibigay mo sa mga guests tama, mo. Tama. Sa mga pang-piesta mo. Ito yung pinaka magiging flavoring natin. Imbes na kunyari soy sauce ilagay mo. Tama. Oh, kasi mas masarap 'to eh. Oh, mas masarap, mas kumpleto yung lasa niya. Tama. Ilagay na natin yung garlic powder tsaka paprika natin. Okay. Garlic powder and paprika. Paprika. Sanay ako sa TikTok eh, kailangan mo 'yun. Ah, may tunog. Oo. Actually, pwede naman i-omit yung ano, yung itlog kasi may tendency yung itlog na minsan nagpapasagi ng konti. Actually, oo. Mas crispy talaga siya kapag walang itlog. Pero yes. Kung hindi naman pero, sobra, tama lang. Sakto okay. Lang. Sakto mas kakapit lang. Actually. Kasi ang puset madulas yan eh. Mm. Di ba? Madulas siya. So kailangan natin itlog para talagang kumapit din. Tama. Alam niyo, magbibili ka ng kalamari sa ano, sa kalye, inauhubaran na. Yun yun, kasi walang itlog yun, pare. Isang patak. Okay na yun. Kalating lemon. Teka lang. Sorry. Komedyante. May sumira kasi nung pepper mill namin eh. Sino yan? Hindi ko, ewan ko. Basta may sumira. Yun lang yung nasabihin ko. Bali, ang gagawin natin dito, very similar sa breading ng Taiwanese fried chicken. Yung malalaki. Oo, yung malalaki. Uh-huh. Tapos, if na-notice mo dun sa Taiwanese fried chicken, yung breading niya, parang may mga bilog-bilog. Yes. Parang putok-putok na bilog. Putok-putok na crispy. So, yun yung gusto natin i-achieve. Okay. Paano ba yun? Usually, certain, ano, may certain starch na ginagamit sila, which is usually sweet potato flour. Okay. Or pwede rin naman yung potato starch. Basta may technique tayo na gagawin mamaya na papakita ko sa inyo. Ayan, gusto ko yan. Tempura flour. Tempura flour, okay. Tempura flour, para mas light yung batter niya. Yun yung purpose niya. Kasi yung tempura flour, very low in gluten. Hindi siya masyadong magiging makunat. Hindi siya gummy. Pura flour. Yeah. Lahat to? Yes, go. Go for it. Okay. Tapos next, yung rice flour. Rice flour? So, dagdag crispy. So, if you notice, yung rice flour, totally walang gluten. Wala talagang gluten. So, crispy talaga yung lalabasan nito. Okay. Ayan, okay na yun. Ano to? Lalamutakin ko na to? Yes, lamutakin mo na. Excited na ako dyan. Ayan, mekos-mekos mo na. Mekos-mekos ko na yun, son. Yung medyo may pagka-tempura batter. Medyo malabnaw pero hindi masyadong malapot. Hindi so, pancake. More of ano, in between tempura batter tsaka yung
kunyari, fish and chips batter. Mm, gets. Hindi siya masyadong malabnaw, hindi siya masyadong malapot. Okay. Yan, so mga ganyan. Actually, perfect na yung ganyan. Perfection, di ba? Perfect. Next! Okay, sige. So, ito yung sikreto na papakita ko sa inyo. So, ito ay all-purpose flour ba to? This one is potato starch. Potato starch? Sweet purong potato starch. Ah! Ay! Nor chicken powder, pare. Maganda kasi dyan sa nor chicken powder, hindi lang pang brining yan. Sa kahit anong pwede, lagyan mo ng linamnam. Pwedeng-pwede yan. Meron nga tayong sa breading, sa pansit. Gusto mo pati sa adobo mo. Lahat pwede mong paggamitin ng nor chicken powder. And sa mga original kong inaanak, alam nila na wala pa si nor sa buhay ko, gumagamit na ako ng nor chicken powder, di ba? Nor chicken powder lang. Ah, yun lang? Yun lang. That's it. That's it, pansit. Calamares, pare. Yun ang kailangan mo. Tapos once na nahalo nyo yung chicken powder dito sa batter, gagawin natin is bubuin natin yung mga maliliit na bilog-bilog. So the way we're gonna do it is we'll slowly add yung water. Tubig lang. Tapos ayun. Medyo ganun. Dudurugin nyo lang. Okay. Actually, ginawa ko to dati sa chicken, pero ang ginamit ko ron ay yung normal na breading namin, which is flour and cornstarch. Pero hindi ko pa siya natatry sa pure starch. Mm. And very interested ako sa kalalabasan ni Re. Yes. Proceed na tayo sa pag-fry ng squid natin. Okay. So, ito yung squid natin. Gusto natin hindi, gusto natin isa-isahin dahil gusto natin kumapit yung mga maliliit na butil nung flour. So, ipapak mo siya. Okay, ipapak mo siya. So gusto natin ganyan, no? Maraming mga little, ano tawag dito? Little stuff. Little bits. Ayan. Tuloy-tuloy. Sige, patulong lang. Aba. Sir. So okay lang medyo may kasamang ganyan pag na-fry. Sabi nga nila, di ba, yung unang fry, hindi masyadong maganda. Sa pangalawang, ano, prito dun lalabas. Nagaganda. Okay, so at this point, nakikita nyo, medyo pale pa yung itsura niya, pero medyo may kulay-kulay ng konti. Pwede na itong hanguin. Set aside muna natin yan, tapos let rest habang pinaprepare natin yung ibang pusit. Para sa pinakasawsawan natin, very simple lang, very traditional, I guess. Ketchup, mayo. Mayonnaise, banana ketchup. Uy, napakadali. Classic yan, ha? Yan lang. Ganun lang, kasimple. Kasi gusto nga natin recreate arang cheese stick tsaka banana ketchup. Banana ketchup mayo combo. Tama. Masarap nga yung kombinasyon na yun. Pwede rin naman yan kahit anong mayo. Pwede naman yan. Kung anong meron kayo. Kung anong taste mo. Yes, the world is your cheese stick. Do whatever you want. Tama. Mix lang natin habang niluluto ni Ninong yung ano natin. Palamares natin. Kamusta niyo? Masaya ako. Masaya ka? The perfect bite. Oh, wag muna. Di pa pwede. Oh, sige, so okay na tayo lahat. No, ipiprito na lang muna natin to. Tama ba? Wala naman tayo pang inaantay, di ba? Yes, good sir. Sige, prito ko lang muna, tapos balikan nyo kami dito mamaya. So ito yung first fry na natin. Yes, na first fry na natin. Mm-hmm. So at this point, nakikita mo, medyo malambot-lambot pa siya. Mm-hmm. Patitigasin natin. Ngayon, etong mantika na to, bago siya. Kasi any time na nag-fry ka with starch, nag-settle down sa ilalim talaga. Eh. Mm-hmm. And masusunog siya, nabubulunan yung mantika natin. So ito, bago siya, bago in the sense na hindi siya yung ginamit namin ngayon. Pero used oil to, kasi ako talaga, sa experience ko talaga, mas maganda talaga ang used oil. Mas malasa, mas maganda. And then prito. So ngayon, prito na natin to. Yeah. Saka malalaman mo na luto na siya kapag hindi na siya masyadong bumubula. Kasi ibig sabihin nun, yung moisture dun sa batter niya, medyo nawawala. Wala na. Yes. Hindi naman totally mawawala yung bula, pero Nabawasan. Sige, lipat na natin dito, rekta na tayo dito sa bowl natin kasi i-coat natin ng cheese powder. Cheese powder, pare. And alam nyo naman, eto na nga! Alam nyo naman na ginagawa rin naman natin ito, halimbawa sa fries, bagong prito, kahit sa churros, pag nilagyan mo siya na kahit anong powder o asukal o kasi mas kakapit siya kasi mainit pa yung labas at may mantika pa, diba? So, itong cheese powder ni Jury, kakaiba to, ang sarap na ito. Ayan. Rekta na. Ayan, yung parsley, no? Parsley. Ayan! At eto na, pare, ang ating, ano tago ulit dyan? Cheesy calamares. Cheesy calamares na pinasarap gamit ang ating Nor Liquid Seasoning. Nor Liquid Seasoning. At Nor Chicken Powder, pare. Ano pa bang gagawin natin? Tikman na natin yung dalawang dishes na niluto ni Jury at Abby. Yes. Pero bago yan, Jerome Sloma ko muna. Konti lang.
sarap. Tiyan yung mukha ko. Yan ang mukha yung sasarapan, pare. Sobrang savory yung ano, yung lasa niya. Tapos... May konting very, tamis eh. May konting tamis. May tamis. Acidity. Mm-hmm. Very malasa siya, pero nababalance yung lettuce, nung rice. Nung rice. Mm-hmm. Well-balanced na. Added crispiness from the peanut. Tama, tama. Actually, napakaganda nito pang handaan, pang parties kasi dampot-dampot ka lang. Yeah. Alam mo yun, di ba? Pika-pika. O tama eh, kasi yun yung gumanda dun sa ano, sa lumpia. Na yung, yung paborito natin mga party. Ito medyo ganoon din in the sense na isa-isang piraso nakukuha mo siya. Medyo nakakahiya nga na kapag tinitingnan ka na ng tsahin, ang dami mo nang dinadakot. 'Di ba? Parang ganoon. Pero ang sarap nito. Sobrang panalo. Para sa akin ang nagpapanalo dito is yung familiarity ng kanin. Mas alam naman natin lahat na ang kanin bagay na bagay sa ating paboritong Knorr liquid seasoning. Ibang klase ito, masarap. Kakaiba siya, pero again, nandun yung sense of pagiging familia. Yes. Saka hindi siya nakaumay. Hindi, hindi, kasi hindi ano talaga. Ayun, ano, yan, yan ang the perfect bite, pare. The perfect bite. Oh, ang ulit lang. Light yung batter niya. Extra crispy dahil yung mga angat na ano na pieces na ganito. Uy! Tsaka, may lasa ng loob. May lasa ng loob. Ang sarap. Hindi, bagay siya dito eh. Bagay. Chaser. Bagay siya dito, chaser. Kasi sobrang ano siya, sobrang savory. Kailangan natin ng something na magkakat dun sa richness niya. Nandun din naman yung mayo ketchup natin, medyo rich siya, pero bagay din siya with Pero kasi kahit yung butter makuha mo, malasa siya dahil lang sa ating Knorr chicken powder, pare, ibang klase, napakasarap talaga. Nakakatuwa kasi yung ginawa natin kasi kaninang pancit sauce, and yung mga pancit, masarap. Masarap din naman siya. Pero eto, ewan ko ha, siguro masarap na kasi hindi ako nagluto. Alam mo, may ganun eh. Siguro kasi sobrang versatile talaga nung Knorr liquid seasoning and Knorr chicken powder natin na kahit anong lutuin mo, pwedeng-pwede mo pasok lagyan. Pasok na pasok. Oo, pare, maraming salamat sa'yo. Thank you sa lahat. Juju, Abby, and nga pala mga inaanak na ko, interesado kayo doon sa pinangako naming causing kanina. Jerome, ilagay mo na yan sa screen, tapos i-post nyo, i-screenshot nyo, tapos gawin nyo kung gusto nyo ipang negosyo, pwede, andyan na lahat. Diba, maglalagay din kami ng link sa baba, kapunta dun sa spreadsheet kung hindi namin makakalimutan. Click nyo na lang, pwede nyo gawin, and pwede nyo rin i-modify yung spreadsheet na yun para gamitin nyo for your business. Ayun, no? May cheese pool. Ilahin mo. Ay, mga inaanak, itry nyo na itong office and party handaan idea sa ginawa namin with Abby and Juju. Tama. At napakadali, pero napakasarap dahil sa Knorr liquid. Yan. And syempre, Knorr chicken powder para sa sarap na flavorful at sarap na swak sa lahat. Yeah, maraming salamat sa inyo mga inaanak. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to. Juju, maraming salamat. Abby, maraming salamat. Hindi nyo sila kailangang i-follow kasi ang dami na nilang followers. Pero sa mga yung kinakilala sa kanya, follow nyo pa rin sila mga inaanak. At sa mga fans si Abby and ni Juju na nandito ngayon, maraming salamat sa pagpunta. Sana natuwa kayo. At kami natuwa sa sarap ng pagkain sa inyo. Ang sasarap ng pagkain na niluto nyo. Anyway, kakainin namin to kasi meron kaming handaan nga dito. Ano pa ba, di ba? So tara na. Maraming salamat. Kainin natin to. Let's go. Ito akin to. Ano?